why you shouldn't ignore the fact that Batangas will still boom economically after the Taal Volcano Eruption. I am Ms. Natalie Concha, real estate broker and appraiser. We are all now on our knees praying for the safety of everyone in Batangas, particularly those affected by the Taal Volcano Eruption. Nabuhay po muli ang bayanihan ng mga Filipino. Nasaan mang panig ng Pilipinas, ang lahat ay nagpaplano sa pagtulong para sa mga kababayan natin na nasalanta, lalo't higit ang mga nasa evacuation centers natin ngayon. Sakit pong isipin na iniwanan nila ang kanilang kabuhayan, ang kanilang tirahan, pananim, mga alagang hayop, at matatawag nilang yaman ay tinalikuran nila upang makasigurong ligtas ang sarili, sampu ng kanilang anak at kaanak. Kasalukuyan ang karamihan ay nasa evacuation centers. Ang iba ay kinalingan ng kanilang kamag-anak upang pansamantala ay doon manirahan at maging safe ang buhay. Pero hindi po natin maiaalis ang pangamba nila, ang takot sa hinaharap, na wala na silang babalik ang maayos na tirahan, na malamang ay wala na ang iniwanan nilang kabuhayan sa pagputok ng bulkan. Ngunit batid po natin ang mga Pilipino kung paanong lumaban, kung paanong bumangon kapag nadarapa. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang history behind the City of Smiles, ang Bacolod City. Sila po ang major exporter ng sugar sa United States at sa iba pang bansa. Ito po ang ikinabubuhay ng ating kababayan sa Negros, ngunit natapos ito noong 1980s nang nagkaroon ng corn syrup or fructose na mas mura kaysa sa ipinoproduce ng mga Negrenses. Ito po ang dark period noon sa kanila. Hanggang nabuo nila ang Mascara Festival at minansagan silang City of Smiles. Nag-boom ang tourism sa Negros, na introduce ang ruins in Talisay, centuries-old houses at chicken inasal. Ngayon po ang Bacolod ay naging multi-sectoral city. Ang sugar industry nila ay second in its economy, at nanguna ang social service kabilang ang tourism, telecom, banking at BPOs. Pagkatapos ng pagdapa ng kababayan natin noon sa Negros, bumangon sila with a vengeance. Matatandaan din po natin na nagkaroon ng Asian financial crisis taong 1997 at malaki ang epekto nito sa real estate business ng bansa. Ngunit makikita po natin na pagpalo ng sumunod na mga taon ay unti-unting nakabawi ang ating ekonomiya. Why you shouldn't ignore the fact that Batangas will still boom economically after the Taal Volcano Eruption? Taal is still Taal. The breathtaking scenery will come back. Katulad ng pagbabalik ng ating mga kababayan sa kanilang buhay na may pag-asa ng bagong lakas. Anumang nawala sa paligid ng Taal ngayon ay muling manunumbalik. Mas maganda, mas puno ng buhay, mas malakas, at muli itong darayuhin ng mga tao sa bawat sulok ng mundo. Mas magiging maningning ang Batangas at magdudulot ng kabuhayan sa lahat ng kababayan doon. Mas magiging maningning ang Batangas at magdudulot ng kabuhayan sa lahat ng ating kababayan doon. Magbabalik at magbabalik ang ganda ng Taal Lake, sampu na magagandang tanawin sa paligid nito at ang karating na bayan. Kasabay nito ay mabubuhay sa Balete, Batangas, ang isang kaanyon ng Venice Grand Canal sa Italy, na isa sa mga darayuhin ng ating kababayan. Magbibigay ng additional tourist attraction, dagdag na kabuhayan sa ating kababayan sa Batangas, at muling babangon ang ating mga kababayan. Tibayan po natin ang ating pananalig sa Poong May Kapal. May our dream investment come true. God bless.